Hey's up guys, so nandito po tayo ngayon sa isa na namang episode ng ating election series Ambag 2022 upang mas makilala natin at malaman ang mga programa at plataforma ng mga umahabol na councilor sa Angeles City. Sa araw na ito, ang ating pong bisita ay dating SIAC President at ang founder ng Tigtigan Terracan King Dalan sa Angeles City. We have Sir Alex Kaugiran. Kumusta po, Sir Alex? Okay lang. Ano pong pinagkakabalan niyo po ngayon? Consultant ako ni President Gloria Macapagal-Arroyo sa Clark. And at the same time, consultant din ako ni isang malaking real estate company owned by a good congressman from Mindoro. And then yun ang pinagkakabalan ko ngayon for the last more than one year. Ah, okay. Before the pandemya. Tapos hanggang ngayon. First question po natin, sino si Alex Kaugiran? Ordinaryong Angeleno lang ako. Galing ako sa isang typical na ordinaryong pamilya. Tatay ko, chofer, at galing na karpintero. Hanggang bago sa bawi ng buhay, naging OFW siya. Driver pa rin sa abroad. Nanay ko naman, mahiling magtinda yan. Hindi nyo alam ito, yung Santo Siriana sa may Angeles. Hanggang napalakihan na namin yun. Yun ang naging simple pamumuhay namin. Wala kami magkakapatid, anim na lalaki, dalawang babae. Tapos, 7 of them are abroad now. All of them are resident, regular, permanent resident of America. Ako lang ang naiwan dito sa Pilipinas. My wife and my son are both dual citizen. My son was born and raised in America. Dahil hindi ko talaga maiwanan yung trabaho ko dito dahil sa hindi lamang ng tawag ng panahon, kundi tawag ng aking marudug na paniniwala na ganyan talaga dapat ang trabaho na dapat kong gawin na maglingkod ako sa mga kapwa Pilipino sa halip na maglingkod sa mga Banyaga dahil sa background ko. Tapos ako ng koleyo sa All Angel University where from 1933 until today, ako lang ang na-elect na dalawang taon magkasunod na chairman ng University Student Council. Later on, na kumuha ako ng masteral unit sa public at hindi lang ako nakatapos ng pag-thesis sapagkat kahigpitan na noon yung issue ng karapatan pantao, yung para manumbalik ang demokrasya at kalayaan sa ating bansa. Nagkaroon tayo ng mahabang panahon, karanasan sa pagtatrabaho. Yun ang una, yung pagiging student leader ko, later on leader ng mga NGO. Later on, napasok ako sa gobyerno, both in national and local. Sa local po, dalawang beses ako from 1992 to 1998, naging chief of staff ako ng isang world-class mayor at that time, si Mayor Ed Pamintuan. Noong panahon ng pagputok ng pinatubo, ang unang ginawa namin noon, naglatag kami ng programa kung paano yung economic recovery ng ating lungsod. Initially, ang ginawa namin, we tried to restore the faith and confidence of the Angeleños in the city government and we were able to achieve that. Naisip ko, I conceptualized the Tigtigan Terracan King Dalan. I explained it to Mayor Ed Pamintuan at nung makita niya na napakahalaga ng gagawin namin, sabi niya, let's do it. From 1992 until today, andyan yan except with pandemia. Later on, I was elected as a city councilor. Among many resolutions and ordinances I co-authored and authored, yung tinatawag na pursuant to a specific provision of the local government code na dapat ibaba mo, ilapit mo ang gobyerno sa tao para marandaman, makita kung ano ginagawa mo para sa kanila. I conceptualized and later on, institutionalized Barangay Day. What is Barangay Day? Barangay Day ay kalipunan ng mga government services nang lalapit mo ang gobyerno sa tao. Pagpunta namin, almost every week, iba-ibang barangay pinupuntahan natin, pinapupuntahan ko sa gobyerno, medical mission, dental mission, vaccination, fumigation, etc., etc. So, na-feel nila ang gobyerno. Later on, I was appointed naman sa national. I was appointed as assistant secretary in Malacañang. Mula doon, na-appoint ako bilang political attache in America, in California, for more or less one year. Nung makabalik ko sa Pilipinas, ginawa akong director
ng Puro Point Management Corporation. Then, nilipat ako sa Clark International Airport where I was appointed as Chief Operating Officer and Member of the Board. And at the same time, I was also appointed as Member of the Philippine Air Negotiating Panel. Yung malaking contribution ko na nagawa ay ipinaglaban at inilapit ko ang Clark International Airport sa lahat ng treaties na napirmahan. Here comes 2010. Bumalik na naman ako sa local government unit where again, I became the chief of staff and then I helped Mayor Pamintuan to draft his 10-point program Agyutamo. Me and Mayor Ed Pamintuan worked together for another 6 years from 2010 to 2016. Napaunlad natin ang ospital ng Angeles, nagkaroon ng dialysis center sa health jam. Kasi sinasabi palagi ni Ed noon na lagi ko pinapaliwanag, mula sa pagsilang hanggang sa pagyaho, from womb to tomb, dapat tutugon ang local government sa kanyang pinaglilingkuran. Mga angilin nyo, nung matapos na yung ikalawang term ni Mayor Ed Pamintuan, during his third term, ako naman ina-appoint ni President Duterte, nadala po tayo dyan sa Clark International Airport. Diyan po tayo nagkaroon ng malaking contribution ni dilating sa ating lusod kundi sa ating bansa. Ito palagi kong sinasabi, you know, you cannot compare Angeles City with just an ordinary town in ordinary city in other parts of the country. We are Angeles City. Let's think big. We think like Metro Manila. North of Metro Manila, sabihin nyo sa akin, ano yung growth center, hindi ba yung Pampanga sa Central Luzon? When you say Pampanga, ano yung pinakatampok pinag-inuusapan ang Pampanga? It's Angeles City. Because of its proximity sa international airport and economic zone. Kaya dapat ang mga leader natin, may mga ganyan kayaman na karanasan sa kung paano natin matutulungan ang ating Luzon. Sa lahat po ng mga accomplishments ninyo, dahil po kayo ay humahabol ngayon na konsehal ng Angeles City, ano pa ba ang kaya mong gawin? Alam mo, napakabigat na tanong na yan, pero napaka-easing ipasagutin. Sa 40 years of experience na yan, marami tayong natutunan, marami tayong nakilala, marami tayong pwedeng maging network kung paano lahat ng yan may babalik sa lungsod ng Angeles. Gusto ko pag naupo po tayo muli sa panunungkulan sa City Council, I will work with the Executive Department. Ang ninanais ko, una, pangkalahatan, magiging boses ako ng mga Angelenyo, yung hindi nila kayang sabihin at iparating sa mga nanunungkulan, pwede nilang gawing boses sa konseho si Kaugira. Lahat kami, wala naman kaming ninanais na hindi maganda para sa ating syudad, di ba? Alam mo yan. Programa para sa mga sektor, senior citizen, people with disability, solo parents, yung mga indigent families, mga teachers na tuturo, yung mga scholarship para sa mga estudyante. Okay? At the end of the day, and so on and so forth, at the end of the day, ang magiging commons dyan ay fundings. Pera ang kailangan dyan, dahil ayuda yan eh, financial assistance yan eh, budgetary requirements yan eh. Dyan ako makakatulong, ano pang madadagdag natin. Dahil sa ating kaalaman, sa pag-aaral at pagsusuri sa budget ng gobyerno at sana pinanggagalingan yan, at sa paglalatag paggawa ng budget. Sir Alex, yes. So before we continue yung pong questioning natin, magkakaroon lang po tayo ng simple na game. Okay? Ang title po ng game natin is, ano ang reacts mo? Okay? Magsasabi ako ng mga issues, current issues ng Angeles City. You don't need to explain. Itataas mo lang kung ano ang reaction mo, parang sa Facebook. Taas mo yung like, angry, sad. First issue, traffic condition sa Angeles City. Sad. Solid waste management. Sad. Angeles City Water District. So sad. Pampang Public Market. Sad ulit. Kutkut flyover. Angry. Thank you very much po, Sir Alex. Bakit si Alex? Anong meron si Alex na wala yung iba? 40 years in public service. From local to international. From Malacanang to barangay. From Clark to other airports in the world. Sinong may ganyang karanasan? Sagot. Bakit hindi si Alex? Okay, Sir Alex. So, nandun sa inyo pong banner, inyong acronym ALEX, which is A, Achievement, L, Leadership, E, Empowering, and X is Experience. Yeah. Okay? So, ngayon po, ano po ang mensahe ninyo sa mga Angelenos po natin? Napakahalaga yung nalalapit na halalan sa atin, pambansa at panglokal.
Angeles po tayo. Hindi naman tayo maliit na lugar. Dapat sana may pagmamalaki natin ang mga leader natin. May pagpupunyagin natin ang ating mga leader sapagkat ang mga leader na ito ay magiging huwaran. Hindi lang ang kasalukuyang panahon, kundi yung mga susunod na henerasyon. Simple lang po. Karanasan, kakayahan at kagalingan ang gusto natin sanang maipabot sa mga kababayan natin na sana ang pipiliin nating mangungobyerno sa atin ngayon at sa mga susunod pang panahon na kapag ganito ang lagi nating nagagawa, nakakasiguro tayo na saan man mapunta ang mga leader natin, may tataguyod nila ang ating interest. Kakaka! Di po ba? Uulitin ko, karanasan, kakayahan, kagalingan. Gusto mo dagdagan po ng isang ka, uuwi sa ka, Kaugiran. Okay, so maraming salamat po, Sir Alex Kaugiran, sa pag-accept po ng aming pong interview sa inyo para mas malaman ng ating mga kapwa Angilenyo yung mga accomplishments ninyo at mga balak kapag kayo po ay naupo sa City Council. So, yun po. Ano pong numero po ninyo sa naralapit na halalan po? Jaworski. Jaworski, number 7. Okay, so don't forget to share and like this video para po mas mapalawak natin yung mga kabataan na malaman yung plataforma ni Sir Alex Kaugiran.